So, hi guys mga katropa, welcome back sa ating channel. So, nandito tayo guys sa kabilang farm. Ito, bahay kubo. Relax, relax na no, para unwind, unwind. So, ngayon guys, papunta tayo dun sa isang baboy na naman. Titingnan natin ano ng update dun sa baboy na nalipasan na yata. Ayun, tingnan natin guys kung paano. So, balak namin after 2 days. Magturok ng gonadine. Pero silipin muna natin itong baboyan dito. So ito, may mga manok dito. Naka free range lang guys, nakawala lang. Pero merong alaga dito, tingnan nyo. Ito guys, yung sisiw. Ayan. Ayan. Yung manok na native. Ayan. Ayan. So ito, baboyang walang amoy. Eto na guys. Ang ganda ng ano dito, ng ilog. Eto. Malinis guys ang ilog dito. Parang sarap mag-swimming. Oh. Ang linaw ng tubig. Ayan. Tapos eto. So sinasala dito guys yung tubig. Papunta naman dun sa fish pond ng mga tilapia. So eto, dire-diretso to dun. Hanggang sa makarating nga dito sa kabilang dulo. So, nandito guys yung tilapia farm naman. Ayun, ang sarap tumambay dito guys. May lamesa pa oh. Ayan, so dun yung tilapia farm. At eto, may tubig nga na tumutulo dito guys. Ayun. Ibig sabihin, malakas na yung agos ng ano. So, eto guys yung isang baboy, pangkatay ngayong December. Panghanda-handa para sa mga bisita na darating. So, eto naman mga reserba. So, eto guys yung baboy na mukhang nalipasan na naman, di ba? So, oy, ano? Mukhang naglalandi yung ano. So etong baboy kasi na to guys, ayan. 4 months nalipasan, ano, hindi na tuloy yung pagpubuntis. Hindi rin kasi natin na monitor ito guys. So busy tayo sa iba pang business. Ayun. Tapos eto nga guys, ang program dito kapag hindi pa guys naglande, after 2 days magturok tayo guys ng ano, gonadine. Para makita natin na ano ang paglalandi ulit ng baboy at ma-program na natin. Sayang kasi guys yung panahon. Tayong magbababoy talaga para-paraan, 'di ba? At saka ano, ang magbababoy kasi talagang malaki din guys yung investment pagdating sa pagkain. Alam naman natin guys, so hindi biro na ang pagkain ngayon. Kahit sabihin mo ata lang yung ipapakain sa baboy, talagang ano, malaking puhunan guys yung pinapakawala ng mga katropa nating magbababoy. At importante sa atin na yung bawat sandali, bawat buwan, talagang mapakinabangan natin yung baboy. Lalong-lalo na kung nag-aalaga tayo guys ng inahing baboy. Kasi kapag inahing baboy, syempre importante sa atin na makita natin na bumalik rin yung ipinuhunan natin. Kasi kung ang isang baboy guys na katulad nito inahin, nakakaubos tayo ng feeds na halos 1 kilo't kalahati, pinakamababa na sa loob ng isang araw, hanggang 3 kilo yan. So hindi biro yung ganyan karami na feeds na ipapakain mo. Kung ata naman guys yung ipapakain natin, hindi na rin guys biro yung presyuhan guys ng ata ngayon. Kasi ang ata ngayon, 19 pesos hanggang 20 pesos. Dati guys, 15 lang, 10 pesos lang dati. Pero ngayon, talagang dumoble na yung presyo guys ng ata. Eto guys, doon sa mga katropa natin, gusto rin natin malaman paano ba yung sistema at saka diskarte nila sa mga baboy na katulad na itong alaga natin na to. Yung nalilipasan ng panahon. Ano yung diskarte na ginagawa ninyo?
dun sa mga katropa natin na magagaling, shout out sa inyo. Mag-comment na kayo sa baba kung ano yung pinakamabisa, pinakamagandang gawin. Pero katulad ng sabi ko, susubukan namin magturok ng gona din dito in 2 days time. Ngayon guys, bibigyan lang natin to ng multivitamins since ano tayo, tipid-tipid rin. So, bigyan natin guys ng multivitamins etong alagang baboy na to. At after 2 days nga, subukan naman natin guys dito na magturok na ng gonadin para makita natin kung maglalandi siya. Magwait tayo ng mga 2 days, 3 days at pinakamatagal na yung 5 days kapag nagturok tayo guys ng gonadin. So usually natanong ko ang presyohan yata parang 200 plus, hindi ko lang sure guys, pero nakita na natin sa bayan yon sa Gowa at silipin natin kung anong mangyayari dito sa ating alagang baboy. Baboy. Mamaya i-mix sa pagkain yung multi-B na ibibigay natin sa ating mga baboy. So, eto guys, makakatulong ito para lalong maging healthy itong ating inahing baboy. Maganda sana guys kung makapagturok sana tayo ng iron dito sa inahing baboy na to. Pero kung nagtitipid tayo guys, pwede na rin guys yung multivitamins. Ito, pwede na rin yung ganito guys. 6 grams ay okay na rin yun guys para sa isang alagang baboy. Tapos dagdagan lang guys ng 1 gallon o 4 liters na drinking water sa swine. Ito nga pala guys, nabili natin, 20 pesos lang to. Pero okay gamitin din alagang baboy kasi basta ayaw lang turok. Pero atin, ito, para tipid-tipid. Gusto lang natin na matiyak na healthy itong inahing na to. Tapos hindi na ituturok ng kung ano kasi yung nakaraang linggo is pinurga na natin to guys. Ang ginamit natin na pangpurga naman guys is yung bulatigok. Yung bulatigok, pwede rin guys kayong gumamit ng libamisol. Pero sa atin guys is bulatigok na yung ginamit natin. Ito. So, bulatigok, libamisol, o pwede rin kayo guys gumamit ng mga ibang brand na mas preferred ninyo. So, yung isang sachet guys na ganito is sulit na to para sa isang inahing baboy. At dagdagan nyo lang guys ng tubig. Ayan, na ipapakain nyo sa baboy. Ibig sabihin guys, yung feeds, pwede nyo haluan ng tubig na may halong ganito na pangpurga. Eto. O kaya naman pwede nyong idiretso guys sa tubig na iniinom nila, or pwede nyong option yung i-mix dun sa pagkain ng alagang baboy. So ganun pa rin guys, 1 gallon ng tubig, 4 liters, pwede ihalo sa pagkain dito sa inahing baboy kung magpupurga kayo. Yun guys, ginawa natin guys last week. Tapos ngayon naman vitamins tayo at after 2 days saka tayo guys magtuturok ng gonadin. Titingnan natin guys kung ano mangyayari dito sa alagang baboy natin. Hindi tama, magtuturok tayo guys ng gonadin. Yung gonadin guys ay ginagamit para artificial na maglandi itong ating baboy. Kumbaga maglandi siya, hindi sa natural na pamamaraan kundi sa mabilisang paraan guys. At yun nga ay paggamit ng gonadin. So kung kayo guys gagamit ng ganun, so make sure na siguraduhin nyo lang guys na may sapat na kasanay na kayo at karanasan kung gagamit kayo nito, or kung hindi man kayo guys sanay, humingi kayo ng payo dun sa mga agri-vet store na mayroong mga technician na naka-assign para at least magabayan kayo sa tamang proseso ng pagtuturok, tamang paggamit, ilang ml dapat kayo pa ginagamit. Safe ba? Makahingi kayo kung safe ba ang paggamit sa mga baboy at kailan ba yun dapat gamitin sa alagang baboy. So happy rin tayo guys sa iba nating mga katropa na magbababoy kasi nga guys sa medyo tumataas, gumaganda na guys yung presyuhan ng mga patiner na baboy ngayon. So may nagpa-price na guys ng 145-150. So happy na tayo kahit papano, at least medyo tumaas-taas naman yung presyo guys ng bentahan kasi yung last week halos
previous weeks talagang 130, 135. Talagang medyo kahit anong pilit mong ipasok, kahit anong pilit na gawin mo, talagang ang hirap mag-profit. Talagang sagaran yung mga magbababoy natin, guys, lalong-lalo na dito sa Bicol. Talagang nakakaawa. Marami ang lugmok na lugmok na, at lalong-lalo na yung maraming mga alagang baboy, guys. At syempre, lalong-lalo na yung mga yung mga pits na ginamit nila, pinaluwa lang sa kanila at kailangan nilang ibalik, ibayaran. So doon naman sa ibang mga namumuhunan, talagang ano, hirap din sila, guys, mag-profit, unless na lang, guys, na maka-discount sila doon sa mga pits na binili nila ng maramihan at tultuhan. So hoping tayo, wishing tayo na maging maganda, guys, itong pasok ng 2024 sa ating mga magbababoy dito sa buong Pilipinas. Doon sa ibang lugar, napakaganda na ng presyuhan. Merong 190, merong 200, may 170. At least 170, okay na yon, pasok na. Pwede nang mag-profit. Pero yung mga 160 pababa, medyo ang hirap. Talagang halo sagaran, guys. Pero yung 170, at least ayos-ayos na yun. Sana naman maging standard na rin yung presyuhan, guys, ng baboy sa Pilipinas. At medyo umokay na, guys, para at least marami na ulit na bumalik. Kasi, guys, talaga marami ang huminto. Marami ang nag-iisip na hihinto. Magkukulang na naman tayo ng supply pag nagkataon. At yan yung sinasabi ng iba na kailangan mahaba yung PC natin sa pagninegosyo ng babuyan para at least magdire-diretso yung pag-aalaga natin ng baboy. Para hindi tayo mabitin. Kasi, guys, ang hirap na mabitin sa pits, lalong-lalo na kapag nasa grower stage. Kasi kasagsagan yan, guys, ng mga gastusin sa negosyo ng pagbababoyan. Kapag wala kang pera na pantustos, talagang medyo mahihirapan ka. 60 kilos pa lang yung baboy, talagang mapipilitan ka ng ibenta. Lalong-lalo na hindi naman, guys, biro ang presyo ng pits, diba? So, libo-libo, guys, yan. At pag nag-partner ka, libo-libo. Lalo na kung marami, libo-libo ang gastos mo bawat araw.